Welcome to our Reach 85 Vlogs. Please click the subscribe and the bell button. Hello mga ka-Reach. Good day po. Samahan niyo po kami ngayon. Magbabaksin po kami ng aming mga the old chicks ng B1B1 vaccine. Ito po ay ginagawa para po matulungan po yung ating mga chicks na hindi po basta-basta makapitan ng sakit, lalo na po sa pabago-bagong klema. So, kailangan po talaga ng vaccine. Parang ano rin po yan, parang sa baby, yung bagong panganak, tinuturukan po ng mga immunize. So, yun din po, kailangan din po sa ating mga manok, mga alaga nating mga manok. So, abangan niyo po. Yan, mga ka-Reach, vaccine time po. Bago po ibenta. Ilang days na yan? 4 days. 4 days po, vaccine na po namin. Tapos, pag 7 days or week old, pwede na po siyang ibenta. Ang benta po namin is 100 per head. Pag mga day old po, 75 pesos. Ayan po. Pag vaccine po, B1 yan, Gom? Pinapatulo lang, pinapasok lang po dyan sa may... Pinapatakan lang po dyan sa may ilong. Ayan, sa may butas. Pwede rin yan sa mata. May irritate sa pagmata. Pwede rin yan sa mata daw ito. Eh, pata. Pero, sa amin, pinapatakan lang sa butas sa ilong. Isang patak lang po. Para sipa mong bebe ay. So, ayan po. Out of 30. Ayan na lang po ang nabubuhay. Kasi may namamatay pa po eh. So, 19. Ayan, 19 na po siya. Ayan po. Ayan po namin siya nilalagay. Sa aming rooftop. Kanyang cage. Yeah.
Ayan po lang iba pa. Ini dibi yan. Ayan na yung native. Darap na lang bulga. O, oh, ayan na po guys, ang ano, native na. Yung minix bed po namin sa Hobart Sasso at saka Hobart Sasso Roaster at saka native hen. O, oh, lumaki na po siya, hindi na po siya gaya ng native na so, maliliit pa pag mga ganitong mga dalawang buwan na yan? Isang buwan pa lang. Kaya po, maganda pong alagaan yung Hobart Sasso kasi malalaki po talaga siyang manok. Masarap pa siya, malasa pa siya kaysa sa native na manok. Pag kinatay. Ayan, kasi malaman. Ayan po, ang ginagawa lang po ng mister ko, pinupost niya lang po yun sa mga free ray, mga chicken range para madali pong mabenta yung mga grupo ng mga free range chicken. Ayan. Ayan po, may nakapag-reserve na po. Kukunin na lang po yan next. Panahon ng pandemya, pwede na po yan. Pagkakitaan. Madali lang po. Yeah. Ang isang egg po niya, binibenta namin 20 pesos. Turtle egg po yun. Yung dalawang itim, no? Tapos yun. Yung puti. Malalaki naman siya. Kaysa sa native talagang manok. Yung pure native po yan, maliit yan. Ayan po. Ayan nga po, may difference siya. May cerebral palsy. Masugo niya. Pare silang sinda. Nakula. Pare yung nagkadakula kitong native. So, ayan po. I-tour ko po kayo sa aming rooftop views. Ayan po. Kung sa ordinary native lang po, maliit yan. Kung native to native. Dahil may layo po siyang Hobart Sasso, medyo malaki naman po. Lumaki na siya. Lalong ata yan. Lalong go. May palong eh. So kung may rooftop po kayo, pwede rin po kasi yan pong ipot yan, pwede rin po yan i-fertilize, nilalagay po yan dun sa aming maliit na taniman. Yaki na. Ayan pa makikita niya sa views. Yan. Sa rooftop. Yan po.
Yun po ang ilog. So, kung may rooftop po kayo, pwede nyo rin pong ganyan. Yan pong kulungan is ginawa lang po ni Hubby. Ginawa lang yan po ni Pangit. Twindling lang yan. Para tipid. Until 2 weeks yung pinapailawan. Buwan? So, 1 month po siya kailangan pailawan. Or kung makita nyo pong malakas na po, pwede naman po, wag mo. Paano, tamibisid? Ano? Bigay mo kay Ate na yung kanyang... Wow! Ayan. Native and Sasso. Ganda. Ibang kulay niya gum. Ganda oh. Nagbabago ng kulay. Sabi ko Dracula. Kandikitan pa lang. Yung isa, ganun. Iba man yung isang kulay, no? May lang kahit ibang kulay. Pareho man lang gong. Pero mataas man ang gadang ano nindo. So, ayan muna mga ka-arits ang aking update sa aming backyard chicken farm.